Morning mga katrops. Ayan, so today is Sunday mga katrops, pero mayroon tayong biyahe. So special trip natin to mga trops, mayroon tayong bisita. Kaya mayroon tayong biyahe, Sunday ngayon. Baka pag may oras tayo mga katrops, magsimba tayo mamayang hapon. Kasi may bisita kasing dumating mga katrops, kaya ayun, so sayang naman yung tanggihan natin yon. So kahapon mga katrops, malaki talagang panghinayang ko kahapon mga katrops, dahil mayroon sana akong airport. So airport to Cubao terminal, kasi papunta yun ng La Union. So dahil nga ang problema nito mga trops, na nangyari kasi kahapon, yung nagpa-schedule sa akin ng alas 8 ng gabi sa mga trops, biglang nag-cancel. So dapat, nanghinayang talaga ako mga trops doon. So kung alam ko palang na ganun na mangyayari, parang na-scam ako mga katrops. Binigay ko yung katrops, magkano ba bigay doon mga katrops, yung airport dyan lang sa ano mga trops, alam na sa mga kung magkano bayad doon, airport to Cubao, sa mga ano dyan. So nanghihinayang talaga ako mga trops. Dapat sa sunod mga katrops, isurbol na nila pag mag-schedule sila, pag mag-cancel, bayaran nila ako. Sayang mga katrops. So ganun talaga ang buhay natin mga katrops. Kaya ayan, so ang nangyari kasi mga katrops, paliwanag ko lang mga katrops, nagpa-schedule sa akin mga katrops, pero nauna yung sa airport. Alas 2 pa yon, nagpaano na sa akin. Alas 11 pa pala, kasi may hinatidak yung isa. O yun, alas 11 mga katrops. Pero yung sa airport ko mga katrops, tentative yun. Tapos nagpago yung ano mga katrops, pero ang yung sa airport mga katrops, sabi niya pag dumating ako sa airport, sa kasi ano yun mga katrops, sa ibang bansa eh, ikaw ang kukuntakin ko, kasi papunta nga siya ng ano, La Union, atid lang daw siya sa Cubao. Sabi ko sige. Ang nangyari mga katrops, sabi ko, dumating siya mga trops sa airport alas 5:30. Tinanggihan ko mga trops dahil yun nga, may biyahe tayo ng mga ano. Tapos yun pala, hindi natuloy. Nahinaya ako, bad trip ako kahapon mga katrops. Nakakainis, kaya ganyan talaga ang buhay. Kaya tayo mga gawa. Ito yung mahirap mga katrops, pag iba talaga yung mga katrops pag mag sarili ka ng hanap buhay mo, kasi walang makakaano sa iyo mga katrops ba. Kaya sa nakakapanood ng video nito, magsarili na kayong hanap buhay, huwag kayong mga ganito kasi mahirap. Yan lang ang payo ko sa inyo, pero ako nga sa ngayon mga katrops, wala pa akong sarili. Nagdepende pa to sa buhay natin, pero yung medyo may makaano na yan, huwag na kayong tumagal sa mga trabaho nyo, dahil yung ano lang ang pinapaano na yan. Binubuhay natin, binabayaran lang tayo hanggang pag natanda natin, wala, bibitawan tayo, wala nang mangyari, patay na. Kaya hanggat kaya pa, malakas pa yung katawan nyo mga katrops. Pag-isip-isip na kayo na magsarili kayong hanap buhay, ito talaga napakaganda. Kasi sa totoo lang, walang umasinso sa mga ganitong trabaho lang. Payo ko to sa talaga sa lahat. 101% o 120% na hindi tayo aasinso sa ganitong trabaho lang. Yan ang totoo. Kaya kung mayroon kayong mapagsimulan yung ano, aalis na kayo dyan sa itrarabuhan nyo kung saan man kayo nagtrabaho. Dahil ganyan lang din ang buhay nyo. Wala kayong pagbabago kung didikit kayo dyan sa tinatrabahoan nyo.
Sa ngayon mga katrops, sa totoo lang, isi-share ko lang, didikit talaga tayo ngayon sa hirap ng buhay. Kaysa nakatambay ka lang, wala kang manukuha. Pero kung mayroon kang mapambisan, mayroon kang plano, mayroon kang pampuhunan, itong ilang taon ka na nagtrabaho dyan, subukan mo na, baka dyan ka malumuwag ang buhay mo. Yan, payo ko lang sa mga gustong man yun. Kasi walang umasinso sa mga ganitong trabaho, lalo na pag sa mga kumpanya. Ay naku mga katrops, sabihin ko lang sa inyo, today lang yan mga katrops, why tomorrow? Pero depende din siguro yan kung marunong kang dumiskarte. Pero wala talaga mga katrops, kaya habang maaga pa mga katrops, kung mayroon kayong plano dyan, simulan nyo na hanggat malakas pa yung katawan nyo. Pero pag sa mga ganitong buhay mga katrops, wala. Kaya malaking tulong to sa nakakapanood ng video nito, para sa inyo tong video nito. Sana may mapag-isip-isip din kayo kung ano. Kasi wala talagang mangyari sa buhay ng ganito mga katrops, sa totoo lang. Pero yun nga, dahil wala ka nga lang din pag ibang papakitaan, grab ka na lang talaga. Kaya yan yun ang ano mga trops. So, ito mga trops, sa totoo lang, pahinga ko sana itong mga trops. Pero bumiyahay ako mga trops dahil sa bisitam lang natin. Pero matagal na talaga akong nag-isip mga trops na hanggang dito lang yung buhay natin kung hindi tayo magsariling negosyo o sariling hanap buhay. Ayan, panalangin na lang natin sa Panginoon. Lagi tayong bigyan ng lakas ng pangatawan. Lagi niya itong, lagi tayong gagabayan niya. Huwag niya tayong pabayaan. Pero mag-ingat din tayo. Kasi, yun nga sa ano natin. Kaya, ayan, so nakapanood nito. Thank you for watching mga trops. At kapag isip-isipan nyo na rin, kung mayroon na kayong nasimulan kung ano man ang plano nyo sa buhay nyo, ilang taon na kayong nagtrabaho dyan sa trabaho nyo, hanggang ngayon, ganun pa rin. Walang pagbabago. Kung mayroon kang mapag-impisa na plano sa sarili mo, kahit maliit lang na negosyo, i-grab mo na. Maniwala ko mga katrops, maniwala man kayo sa hindi, aangat at angat ang buhay nyo dyan. Ayan mga katrops, so thank you for watching mga katrops. Ulitin ko mga katrops, happy Sunday to all. And God bless ating lahat. Bye-bye!